Yan guys, habang kumakain tayo, kwento ko lang. Yan yung kain tayo ng lasagna. Ito guys. Yung frozen to na lasagna. Grabe talaga yung ano, yung experience ko sa hospital. Hindi ko inaasahan na ganun pala katagal maghintay. Doon yung dumating ako sa hospital 2 o'clock p.m. 2 o'clock p.m. Tapos natawag, kumuha ako ng number. Natawag ako ano, mga 3 o'clock yata, 3 to 4 na natawag yung pangalan ko. Tapos tinanong lang nila ko kung ano yung ano, ano yung nararamdaman ko. Tapos after nun, kinuha yung ibang details ko. Tapos pinalabas ulit ako, sabi maghintay ka lang dun, tawagin ka ulit. After 1 hour, tinawag ulit ako. Sa complete details na, pinafill up ako ng form. Yung mostly sa atin, sila na yung nagfill up. Ito sila pina-fill up sa akin. Tapos nung natapos ko ng ano, nag-fill up. Yun, sa favorite, mag-lasing ko na yun. Sabi, maghintay ako ng tawag. Maghintay ako na naghintay ng tawag. 5 ako sinabihan. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 midnight. Wala pa rin. Nagtanong na ako kung hanggang kailan pa ba ako maghintay. Sabi nila, hindi nila alam. Kasi maraming pasyente. Kasi guys, ang inuuna nila yung mga emergency. So, kung check up, mga check up lang, wala. Maghintay ka talaga. Pag emergency yun, priority nila emergency. Tapos nagsabi ako, kung pwede na ano, na lumabas muna ako, tapos balik na lang. Oo daw, pwede. Kaya lang, hindi na nila sure kung nandun pa yung pangalan ko. Or baka ika-cancel na nila yung pangalan ko. Tapos sabi ko, di pa kasi ako kumain. Sabi nila, meron naman dyan ano, meron naman dyan makuhanan ng pagkain. Eh, alas 12, ikon, sinarado na yung gate doon sa ER papunta sa taas. Kasi sira yung ano eh, yung machine doon sa baba sa ER, hindi makabili, makakuha ng pagkain. Puro drinks lang. Buti may baon ako ano. May baon akong isang box na biskuit. Naubos ko yun. Sumagit ngayon yung gilagit ko sa ano kasi matigas yung cookies. Matigas siya. Dahil na yun yung kinakain ko, sumakit yung gilagit ko. Tapos yun, hanggang sa mga 2 a.m. or 4 a.m. na. Hindi, mga 5 a.m. Sabi sa akin, pwede kong lumabas 1 hour. Uuwi lang, kakain. Eh, nung nakalabas ako, kasi malaki din yung hospital, hindi ko magkabisado sa loob. Hinanap ko pa yung ano, yung labasan. Gumamit pa ako ng Google sa para makalabas. Kasi nung una, kala ko matandaan ko. Hindi ko pala natandaan yung lalabasan ko. Kaya gumamit ako ng Google para makalabas. Nakalabas ako, titignan ko yung minutes ko. Nakaubos na ako ng 20 minutes sa kahanap lang na exit papunta sa parkingan. Kasi yung ER nasa likod, ay nagparking ako sa harapan. Eh dulo-dulo. Kaya malayo. Kaya yun, bumalik na lang ako. Tapos sakto, pagbalik ko, nag-open na yung ano, yung canteen sa taas. Pero walang tinap, ano yung kanin o kan, wala. Pang ano lang din, sandwich, ganun.
yun, nakabili ako doon, tapos hot chocolate. Yun, medyo na-recharge ako. Tapos nagtinta pa rin ako. Sa wakas, 8:30 yata. O, 8:30 a.m. 8:30 a.m. Matawag yung pangalan ko, balikwas ako. Nag-charge pa ako ng cellphone. Kung gaano katagal yung ano, yung paghintay ko naman. Nung nandun ako sa loob, ganun naman kabilis yung ano nila guys, yung service nila. Mabagal nga yung ano, mabagal nga yung paghintay mo sa check-up. Pero pagka yung service na nila, ang bilis. Yun lang naman ang kagandahan. Ang bilis. Pagka-check-up sa akin, meron nang kumuha ng ano, kasi kailangan ng blood test, may kumuha na. Tapos, ang dami. Para akong ano eh, ang daming kinabit na aparato pa sa katawan ko. Tapos x-ray. Tapos ng x-ray, waiting ng result. Tapos yung nung may result na, tinawag ulit ako yung saang room. Kaya pakinggan mabuti kasi puro friends. Pero pag yung name ng ano ng foreigner, bigkas na bigkas, pag yung name nila, iba yung pronounce kasi ng name nila. Kaya ang hirap intindihin. Ayun, nung ano na, mga past 10 a.m. yun, lumabas na lahat, yung result, lahat-lahat. At thanks God naman at walang fracture yung aking ano, aking ribs. Pero masakit. Kaya niresetaan nila ako ng gamot. Akala ko libre. Ako rin palang bibili. Tapos yun, binigyan ako ng ano, ng 2 weeks recovery. So hindi ako pwede magtrabaho ng mabigat. Yun lang guys. Nagpa-check up lang ako, naabot ako ng 18 hours. Di ba? First time ko lang naranasan yun. Dito pa sa Canada. Hindi ko in-expect na ganun. Pero bilip ako dun sa ano nila. Sa service nila. Mabilis. Pag nandun ka na sa loob. Pero yung waiting mo talaga. Kasi talaga, hindi kanila priority kung minor ka lang. Minor lang yung ano. Yung or check up ka lang. Hindi nila talaga intindihin. Maghintay ka talaga. Ayun guys, napahaba na yung aking kwento. Sana. Ang hirap kasi magkasakit. Kaya sana hindi naman na tayo ulit magkakasakit. Para naman hindi natin maranasan ulit yung ganun kahirap. Kaya napakahalaga po na ingatan natin yung ating sarili. Para po hindi tayo magkasakit saan man tayong lupalop ng mundo. Lalo na sa ating mga OFW at lalo na pag wala tayong kasamang pamilya, walang mag-aalaga sa atin. Kaya maraming salamat po sa mga manood at nakatapos ng aking video na mahaba kong kwento sa aking karanasan sa pagpapa-check up o pagpunta sa hospital o public hospital dito sa Canada. Pwede ka naman mag-private pero ganun din, hindi ka naman maghintay doon kasi appointment, pero maghintay ka pa rin kung kailan ka mabibigyan ng appointment. Ganun din. Yun guys. Thank you so much sa panonood. God bless.